Grounded o bawal munang bumiyahe ang halos 80 bus ng Nova Auto Transport. Yan ay matapos masangkot ang mga bus nito sa magkakasunod na aksidente. May report si Ian Cruz. Matatalim na tingin ang pinukol sa bus driver ng kaanak na nasawing rider ng motorsiklo na si Glenn Dayaw, namatay ng 16 anyos sa Binatilio nang babangga ang kanyang sinasakyang motorsiklo ng isang Nova bus sa kahabaan ng Belfast Street, barangay Pasong Putik, Fairview, Quezon City kanina madaling araw. Ang 15 anyos naman niyang back rider, comatose ngayon sa East Avenue Medical Center. Sa nangyari sa anak ko, dapat panagutan naman nila kasi walang-wala rin kami. Akin lang, makasurvive lang ang anak ko. Anak ko sa akin lang. Tulungan lang kami. Halos pumailalim ang kanilang motor nang masalpok ng Nova bus. Ayon sa ilang saksi, mabilis ang takbo ng Nova bus. At matapos ang aksidente, mabilis din daw tumakas ang driver at kanyang konduktor. Kalaunan, sumuko rin ang bus driver. Giit niya, nag-counterflow daw ang mga biktima. Nalubog siya pa, kanyang galing ng takbo ng motor. Nalubog sa akin. Iba lang natin kung paano niyo. Bus, maganda daw rin siya. Sumagpok sa akin. Kahapon, isa ring Nova bus ang nasangkot sa aksidente sa East Avenue, Quezon City. Halos 30 ang nasaktan sa banggaan nito at ng isa pang bus. Kasunod ang mga aksidente ang kinakasangkutan ng mga bus ng Nova Auto Transport, ipinag-utos na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang preventive suspension laban dito. Simula bukas, bawal lang pumasada ang 76 na bus ng Nova Auto Transport na biyaheng Baclaran, Bagong-Silang, Caloocan na dumaraan ng Commonwealth, Novaliches at EDSA. Tatagal ang suspension ng 30 araw. Lumalabas po sa police report na mukhang may kasalanan yung driver at sa likod niya nabangga yung motorsiklo. Ito na po yung pang-16 na aksidente ng Nova since 2009. At lumalabas po sa records namin na siya ang ikasampo sa may pinakamaraming aksidente nationwide among bus companies. So ang papalalabas po naming order dito ay suspension na ng buong fleet ng Nova. Yung pong lahat ng 76 units niya. Bago nito, 10 unit na ng Nova bus ang pinatawa ng 30-day preventive suspension. Suma total, 2 buwang suspendido ang 10 unit na ito dahil sa hiwalay na preventive suspension ng LTFRB. Isa sa ilalim din sa roadworthiness inspection ang lahat ng units ng Nova bus. Dadaan din sa drug test at seminar ang kanilang madriver at konduktor. Sinisika pa rin ng GMA News na kunan ng pahayag ang Nova Auto Transport. Ian Cruz, GMA News.